So, hi everyone! So, today is Tuesday. Kagaling ko lang sa school. Hatid ako sa school. Naglakad lang kami kasi okay yung weather today. You know, mag-take advantage tayo sa weather kasi hindi ganito. Pag October na, parang pag October kasi gloomy, tapos wet, ganun. So, it's good that there is a sunshine. So, I'm working today, guys. So, may work ako na. Aking part-time. Babalik ako sa aking isang work sa Sabado pa. So, lunggap yung work ko. Kaya, it's good talaga na meron akong isang job kasi. Ano naman yung gagawin ko sa 3 or 4 days kung wala akong extra job, diba? Kaya, kinikip ko talaga siya for now. So, actually, nagugutom na talaga ako. Hindi ko alam. Ito talaga yung, diba sinabi ko sa last vlog na ito talaga yung problema ko kasi hindi ako kumakain ng breakfast. Nagkakape lang ako ng titinapay. Kaya, and then, an hour, pupunta na ako sa work at wala pa akong enough na kain. So, by the way, ito lang pala yung suot ko. Nakaganito lang ako. Matagal na to sa akin. Hindi kasi ako lately bumili talaga ng mga damit kasi hindi ko talaga siya kailangan nag-declutter nga ako ng aking drawer kasi feeling ko marami akong damit na hindi ko talaga kailangan. Kaya, I'm so happy na konti na lang yung damit ko. Kung bibili man ako ng damit, yun na talaga yung feeling ko kailangan ko. So, let's go back. I mean, ibang topic na naman tayo, no? So, So, na-order na namin guys yung kitchen, di ba? Nang pumunta kami sa IKEA. So, na-order na namin yung kitchen, tapos i-deliver siya ng about 2 weeks time. So, I think mga November 9 yung delivery. Tapos, si Dave, kailangan niyang mag-book ng someone na mag-ayos ng kitchen. Kasi iba kasi guys yung bayad ng kitchen, iba din yung bayad ng mag-kabit ng kitchen. Kasi di ba units na yun siya, mga ikabit-kabit na lang siya. Ganun-ganun na lang. Hindi guys sa Pinas na talagang built-in lahat. Diba? Dito kasi sa ibang bansa is units. So, every units, parang itabi mo lang siya doon, sa nakabase sa doon sa plan. So, ganun. So, anyway, and then si Dave naman is nag-message sa akin ngayon nilang mga 5-10 minutes ago. Kasi, diba nasabi ko sa isa kong vlog na gusto kong umuwi ng Pinas. So, at saka nagdadalawang isip talaga ako umuwi kasi gusto ko talagang isama si Kira, of course. Kasi ayoko namang mag-holiday lang ako ng 2 weeks. Although 2 weeks lang naman din siya, hindi naman 3 weeks na longer than, you know. Kasi usually pag umuwi kami, 3 weeks talaga. So, at first, sabi ko talaga, ako na lang talaga yung uuwi. Since ayaw nga ni Kira umuwi kasi una talaga, malayo talaga siya, di ba? From London to Philippines, nasa ano talaga siya guys, 16 hours in total. So, malayo talaga siya kasi last time nagre-reklamo talaga si Kira na malayo. Kaya, nag-decide ako na lang, if ever, ako na lang talaga yung uuwi. Tapos ngayon, sabi ni Dave, maghintay ka lang muna kasi dapat fit sa aking schedule. So, kung uuwi man ako, dapat walang pasok. Kasi, uuwi talaga ako guys, walang pasok. Kaya nga, next year pa. Pero hindi ko sasabihin kung anong month. Basta walang pasok yung uwi ko kasi at least, walang pasok. So, si Dave, mag-off lang din siya sa work. Tapos, maybe a week, aalis sila ganun. So, tapos ngayon, nag-message si Dave na, yeah, if you want to book the flight, you can. Pero, ako na naman ngayon yung nag-iisip kung uwi ba talaga ako. Kasi parang, di ba, as a mom, nagigilty ka din na iiwan mo yung anak mo. Although, kay Dave ko naman iiwan, hindi naman sa ibang tao. But then, iba pa rin kasi yung tayo ba, mama. Pero, I know naman, kaya naman ni Dave kasi si Kira kasi guys is daddy's girl talaga siya. Makidive talaga siya. Kaya alam kong okay lang si Kira. Pero alam mo yung guilt. Nagigiltin ako na aalis ako mag-isa. Yung ganun ba? Kung pwede lang kami na lang tatlo talaga aalis, much better. Pero nga, ayaw din ni Kira talaga. At ayaw din ni Dave munang umuwi. Kasi ka-uwi lang namin last year, di ba? Kaya parang hindi pa talaga si Dave gustong umuwi for now. So sabi niya, kung gusto mong umuwi, it's not a problem. So, pag-isipan ko pa. Mag-usap kami mamayang gabi kung ano talaga yung maging decision ko kasi it would be nice na i-book ko na yung flight soon. At least na-book na siya or else magiging mahal na siya closer to time. So, you know what I mean? So, anyway, maglilinis lang muna ako guys bago ako papasok sa work. So, ito na yung aking ano ba? Kasi pupunta na talaga ako sa work soon. Ayoko lang talagang makaupo kasi tapos ko mag-work, maglilinis na naman ako. Kaya maglilinis muna ako.
Nakalimutan ko nang mag-vlog ba kay. Kanina kasi pag uwi ko galing work, pumunta ako sa shop na grocery ako pa. Ay, katugod ako. Ngayon ko lang naalala na nag-vlog pala ako kanina. So, wala dito si Kiran. Nandito na yun mga 15 minutes kasi meron siyang school club. Sunduin yun ang lula niya o lulo niya. So, ano bang oras? 5:15 pa lang ng hapon. As you can see sa labas, dilim na kasi. Pa-winter na kasi. And, magluto na din ako maya-maya ng dinner. Hindi ko alam kung ano yung lulutuin ko. But anyway, meron naman dinner dyan. Kailangan ko lang mag-isip kung ano yung lulutuin ko. Ano, paano ko siya lutuin. Yeah, so, nag-iisip pa rin ako talaga kung ano ba talaga? Uuwi ba talaga ako o hindi? So, nandito na ako ngayon sa bahay. Grabe ang hangin. Naglakad na kami ni Kira kasi okay yung weather ba. So, magugusta muna ako ng mga kinainan namin kayo ng umaga. Tapos, mag-grocery ako kasi wala na kaming pagkain. So, yeah. Tapusin ko lang muna to at pupunta ako sa shop. Kunti lang naman yung hugasan ko. Grabe, ang haba na talaga ng buhok ko. Yan lang muna yung akin na ano guys. Hanap pa ako kung ano pa yung pwede kong mabili. Ito yung mga fish fingers. Ayaw na kasi nakira ng mga ganito ba. So ito yung nasa lista ko. Maghanap pa tayo dito sa kabila. Just in case. Ito ako ng sausage. Ito ako ng Oreo. Kasi gusto yung nakira. Double cream Oreo. Siya. Pumunta ako sa Morrison. Malapit na kasi yung Morrison dito sa bahay. Eh, sa labas lang siya. So, itong pizza. Gusto kasi pinikira. Tapos, ito din yung Costa Coffee. Hindi ko pa na-try yung Costa Coffee na ganito. Doon lang sa cafe kami pumunta. But hindi ko na-try yung ano nila ganito pa. Pero, isi-send ko to sa Philippines. Ilagay ko to sa aking LDC. Ito na, pita na yun itong Oreo. Long steam broccoli. Rosan, madali na natin chicken, meron akong apple, kasi gusto na kira yung apple, madali natin chiquit. And then, sobrang kamatis sa aking salad pie, and ito yung, baka ito yung ina-lunch ko, I don't know. Tapos ito yung fish na cod. Baka mag-fish and chips kami mamayang gabi. Tapos nagkuha din ako ng slice ng corned beef. Ito yung pang-breakfast ni Kira ba? So same. Ilagay ko na ito. Ito ako ng milk. At saka eggs kasi wala ng laman. So yung binay. So, nearly 50 pounds. Pero hindi pa talaga ito yung lahat. Normally, pag tsaka bumili ako ng kape, iinumin ko ito pag kumain ako. Shopping. Umaabot talaga siya ng mga 80 pounds to 90 pounds a week. Yung nagagastos namin sa aming weekly shopping, pero hindi pa talaga yun yung total. Like, mahal na talaga. Mahal na siya. So, hindi pa ito yung lahat. Tapos ito, ilagay ko din to sa aking LBC. Ganito. Kailangan ko siyang ilagay kasi kailangan ko na yung isa. Maybe December, first week of December. And by the way pala guys, yung aming kitchen is i-deliver na siya sa October, November 9. Diba nasabi ko na paulit. Ulit ko lang sinasabi kasi excited talaga ako sa aming bagong kitchen. And kagabi, meron ditong pumunta na nagko-quote ba siya kung magkano talaga yung babayaran namin sa pagkabit. So, yung kagabi is pang dalawa na yun. So, meron din nung isang araw.
Tapos meron din kahapon, tapos meron na naman bukas. So, of course, yung tip ko talaga guys, kung nagpapagawa kayo ng something mahal, like kitchen, bathroom, mga ganun kasi yun talaga yung major sa bahay. Like take your time talaga, huwag magmadali. Kasi, kailangan mo din magpasa ng mga reviews, ng mga kukunin mo magkakabit, yung ganun-ganun. Kasi, mahal siya, tapos hindi maganda yung work nila ba. Kaya, take your time, make sure na yung makuha nyo talaga is maganda, maganda yung work. Ito kay Dave, yung pumunta kagabi, gusto ko siya. Kasi nag-drawing talaga siya, gumawa talaga siya ng plan, tapos marami talaga siyang tinatanong, ganito, ganito. Yung first kasi is, okay lang din siya, pero parang, I don't know, parang maybe yun lang yung personality niya, but iba talaga yung kagabi kasi magaling talaga siya. Tapos, maybe, depende sa price kasi, sabi ko nga kay Dave, baka kung cheaper, hindi naman maganda yung gawa, is mahal pero maganda yung gawa. Yung first daw kasi magaling daw talaga yun, slow lang yun siya. Kasi kakilala yun ang kawork ni Dave. Tapos yung kahapon is, na-research lang ni Dave online. So nakita niya lang yun online, tapos nagbasa kami ng reviews. Maganda naman yung mga reviews niya, pero if I choose, mas gusto ko yung kagabi. Kasi detailed siya, tapos nag-drawing siya, tapos tinatanong-tanong niya talaga lahat. So, hopefully, ma-sort na natin yan. So, and then, magsisimula yung tanggalin lahat isa November 13. So, walang pasok si Dave ng araw na yan kasi nag-day off siya just to be here para just in case may kailangan. Anyway, i-ano ko na lang yan in the future vlog pag nag-start na talaga siya para mapakita ko din sa inyo yung progress ng ating kitchen kasi I'm really excited. So, ilagay ko na muna lahat ng ito at ito ata yung aming dinner mamaya. Tapos mag-chicken kami with some broccoli. And for sure, magiging makalat yung ating kusina for nearly 2 weeks. Kasi tinanong kasi namin kung ilang days yung iyo talaga ay matatapos. So, about 8 to 10 days. Hindi talaga siya kaya ng less than that kasi mag-ano pa ng electrical, mag-move pa ng mga ganyan-ganyan. Kasi yung cooker kasi di ba magiging dito siya. So, kailangan i-transfer yung electrical EMA ganun. So, yun. Anyway, sabi ko nga i-vlog ko na lang siya more into pag na-start na talaga siya kasi. Nag-message ako kay Dave kasi meron siyang package ba? Sabi ko sa kanya, meron kang package. Sabi niya, i-open mo daw. So, i-open ko daw. Open ko daw. Sabi niya, i-open ko. Hindi kasi ako nag-open pag hindi sa akin, ha? Bawal yun, guys. Pag hindi para sa inyo, kahit asawa niyo pa, wag niyo i-open. What is this? Salted caramel. Ha? Sure kaya kang dib to? Oh, kan dib nga. Saan kaya ito galing? Salted caramel. Bakit salted caramel? That's weird. Hindi kaman di masidib nag-order ng ganito. Pero sa kanya talaga siya. Made in Old Stadium. Something sweet is always good idea. Oh, I'll send it to him. Send ko muna sa kanya kasi bakit siya nag-order ng ganito? Nakalimutan dali niya kasi. So, sabi niya, open mo. So, tumawag ako kay Dave. Nag-video call kami. Pinakita ko sa kanya yung laman ng pagkain siya, guys. Hindi naman kami normally nagbumili ng pagkain online. Tingnan nyo, ano siya? Salted caramel. Ang sarap nito, pero hindi ko yan maubos. Hindi din namin ito maubos. So, ibigay ko to sa aking, bigyan ko yung aking father-in-law kasi ito talaga yung mga gusto niya. And, sabi ni Dave, hindi siya nag-order. So, nag-isip kami, baka sa ano to, sa, yung sa kitchen na, kung saan kami nag-order ba. Kasi sila lang naman yung lately na nakakaalam ng address namin. Parang sila ata is like a gift ba, ganun. So, baka sila nga. So, anyway, mag-message naman yun kay Dave if ever sa kanila yun galing. Pag may na-receive kami something. Pero yun lang yung naisip namin. Kasi, na-wonder din kami kasi hindi kami nag-order ng food na mga ganyan. So, yeah. So, kakainin ko yan mamaya. At pag mag-copy ako, share ko din yan sa aking father-in-law mamaya pag i-drop niya si Kira dito. So, kakain muna ako ng lunch kasi mag 11:30 na. Niluto lang ako ng corned beef. So, ito na siya. Naglagay lang ako ng konting patatas ba?
At alam niyo ba, kinakabahan ako kasi sabi ni Dave sa akin na meron daw siyang surprise sa akin. Hindi ko, sabi ko kasi sa kanya, baka yung microwave or yung ano ba, initan ng tubig. Kasi yun yung pag-usapan namin weeks ago. Sabi ko, gusto ko talagang bumili ng Smeg na kettle at saka microwave. Sa mga nakakaalam ng Smeg, mahal talaga siya. But sabi ko, I'm not really fussy about it kasi mahal siya. And then, initan lang naman ng tubig, hindi naman natin kailangan ng mamahaling gamit for that. Sabi niya, hindi daw ganyan yung surprise niya. Sabi ko, baka shoes, kasi gusto kong bumili ng New Balance na shoes. Sabi niya, hindi din daw. So, hindi ko talaga alam guys. Mamaya, ibablog ko talaga mamaya kung ano yung ibibigay niya sa akin. So, luto muna tayo. And yung ating corned beef, nagutom na talaga ako ba? Tapos mag-ano din ako ng sunny side up na itlog. Luto na yung aking rice. King rice. Nandito kami ngayon sa park. Dito lang kami mga maybe 20 minutes. Kasi parang paulan na din kasi. Careful! Hangin. No, I can't do it. It's 4 na ng hapon. Exactly 4 o'clock. Can you go on my back? Can you go on the back? You want me to do it with you? Yeah. Okay.